Pisces, hi. Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong energy update ngayong August 16 to 31, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see Pisces. What's up? Second half ng August for you. Imagination. Oh, mas magiging very creative kayo, Pisces. Maaring marami kayong mga ideas ngayon on how to improve yourself, how to make money, 'di ba? Minsan meron tayong mga may isip na, uy, maganda 'tong subukan, maganda 'tong gawin, baka maging okay ito sa trabaho ko or okay ito sa negosyo ko. Some of you naman, if this is not related sa pangkabuhayan ninyo, this can be a new hobby, no? Bagong libangan. Magkakaroon kayo ng interes sa isang libangan na kung saan nagkakaroon kayo ng parang ano, nare-relax kayo. Oo. Parang outlet nyo siya. Aside from doing your work or career or business. Ayan. Iba, painting. You're going to be very creative. Okay, let's see what else. Destiny. Oy, you are being led to your destiny. Yung iba sa inyo, pwedeng nagtatanong kayo, ano ba yung life's purpose nyo, saan kayo dapat, no? Actually, it's for you to find that out, no? Ikaw yung magtutuklas niyan sa sarili mo. Kaya nga, never ending yung ating self-discovery kung saan tayo masaya. And then may mga times, di ba, na nag-iiba-iba tayo ng interest kasi nag-grow tayo. Marami tayong sinusubukan. We tend to experiment on a lot of things. And then, dun tayo mapupunta sa talagang nag-enjoy tayo, kung saan talaga tayo masaya na gawin yun, no? This can be a career or a business for you. Some of you naman, merong swerte sa destiny ninyo. No? Number eight sa numerology, this is the number of money. No? Maaring iba sa inyo, you are destined to be a business owner kung mahilig ang magnegosyo. Okay? And number eight is also associated sa energy ng Saturn, which is the planet of karma, discipline, structure. So kung kayo ay disiplinado, no? Talagang you will do your work. Talagang pagtatrabahuhan mo. So definitely, you will gain success. Yes? And then, dream, sleep, sweet. Dream, sweet, sleep, deep. Ayan. So, pagkakaroon ng masarap na tulog, maaring part of your agenda ngayong second half ng August is magkaroon ka ng enough na sleep para makapagpahinga ka. Napakasarap sa pakiramdam pag ikaw ay nakapagpahinga, nakatulog ng maayos. Marami naman ng ways ngayon, no, para ma-manage natin ang ating sleeping patterns. May mga naiinom na ano, yung mga supplements. Or yung mga habits natin, halimbawa, iinom ka ng chamomile tea, 'di ba? Or any tea na nakakapagpa relax sa atin at nagiging mabilis tayong makatulog. Let's see your overall energy. Wow! Ten of Pentacles. This is financial stability for you. Okay? So, when it comes to money-making energies para sa inyo, marami kayong inspiration. This can be your family. Kumbaga, yung mga pinaghirapan nyo, no? Nakikita nyo na yung resulta niyan. Yes. Let's see your challenge. Six of Cups. So, maaring energy from the past ang isa sa challenge ninyo. This can be as a person coming back. Pwede rin namang yung mga dati nyong parang misa kasi may iniiwasan tayo. So, pwede meron kang iniwasan na responsibilidad tapos babalik yan para singilin ka. Oo. So, now is the time for you na ayusin yung mga napabayaan mo sa past. But if this is a person coming back sa buhay mo, kailangan pag-isipan mong maigi kasi meron tayong retrograde ngayon.
hanggang matapos yung August. Usually, pag mga retrogrades na bumabalik yung past, it's like a test para sa'yo kung ready ka na ba na mag-move on. Kasi minsan, kapag natutukso pa tayo sa past, binibigyan pa tayo ng another lesson. Mm-mm. So, ang hirap naman na puro lesson na lang. Diba? Hanggat matuto. Mm-mm. So, let's see your opportunity. You have the Seven of Swords. Meron kang opportunity na malaman kung sino yung merong hindi magandang intention sa'yo. Mm-mm. Parang meron ditong can be a person in your life na hindi talaga siya totoo sa pakikitungo sa'yo. Maybe this person is jealous of you. So you will find out who this person is. Kung sino to. Let's see your blessing. You have the King of Swords. So as a blessing, this is wisdom, knowledge. Mas ano ka ngayon? Wais. Mm-mm. Mas matalino ka. Mas alam mo na ngayon kung ano ang mas dapat mong gawin. Kasi mas marami ka nang naging experiences in the past. And doon sa mga experiences mo, marami kang natutunan. Mm-mm. Marami ka nang natutunan dyan. Kaya, with the King of Swords, I feel like you're going to be more in control of your emotions, your decisions, hindi ka na magpapadalos-dalos. Mm-mm. Let's see your money, career, finances. Money, career, finances. Oy, the Star. Wow. You're going to be a star. Merong recognition sa trabaho, sa career, sa business mo. If you are nasa social media, public figure ka, or public yung life mo, you will gain a lot of attention. Mm-mm. And this is also about healing. So kung nagkaroon ka ng financial challenges or struggle in the past, ikaw ay makaka-recover na from that. Okay. You also have the Two of Cups. Oh, a business partnership for some of you. Yung iba, maaring meron kayong katrabaho na nagkaroon kayo ng alitan or issue, problema. Sa ngayon, maayos nyo yan. Mm-mm. May pagpapatawad. Mm-mm. Yung iba naman, papasok kayo sa isang agreement. Papasok kayo sa isang kontrata. Mm-mm. Your love life. Naku, may devil dito, oh. Knight of Swords. Yeah, I think ito yung energy kanina na challenge mo. Can be an energy from the past na itatry ka na attempt, no? Parang tutuksuhin ka na magbalik sa kanya. Parang may pamimilit dito with the Knight of Swords. Yung tipong maraming mga mabubulaklak na salita na sasabihin sa'yo para makonvince ka. Pay attention to that, ha? Kasi meron nga ritong opportunity for you na malaman kung sino yung merong hindi magandang intention towards you. So be careful. Okay? Yung iba naman sa inyo, maaring iiwas na kayo sa isang toxic situation, relationship, can be friendship, romantic, or sa family. O ayan, mas lumalawak ang iyong network. Diba? Na mas nagkakaroon ka ng influence sa trabaho, sa career, sa business. Wow. You are supported by the universe. Ayan o. Meron ka talagang creative force within you. Some of you merong long distance travels. It's like parang meron kang mga goal sa buhay ngayong second half ng August na unti-unti naaabot mo siya. Paangat ka ng paangat. Oo. Paakyat ng paakyat. Oh, di ba? It's your time to shine, Pisces. You're going to shine. Maraming makakapansin sa'yo. You will have a lot of attention. May success sa mga ipupurso mo. Lalo na if you are in alignment of your destiny. Mm-mm. Embrace the flow of life. Yes, you are going to go with the flow kung saan ka dinadala ng iyong
life's purpose, ng destiny mo. And mas magiging maingat ka nga, no, sa mga decision making mo, sa mga actions na gagawin mo. Because you have learned a lot from your past experiences. So that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye.